the design is very handcrafted. Then sa inyong mga bibig, ayan yung dahon na pinatong dun sa... Okay. Yeah. Wow! Iikin naman daw. Subukan natin tong kinamay na. Ayan na. Hi, Bae! It's me, Francis Candy, and welcome back to my channel. For this video, Bae, andito tayo ngayon, Bae, sa Holy City ng India, ang Varanasi. And for this video, Bae, samahan nyo ako sa aking magiging adventure at sa mga bagay na aking matutuklasan. Dito, Bae, sa Varanasi, matatagpuan ang Ganges River, ang river ng god na si Ganga, or si Ganga yung personification ng River of Ganges. Taon-taon, Bae, milyong-milyong mga Hindu ang dumarayo dito para maligo. Dahil sa paraan ng pagligo nila dito, Bae, nabubura yung mga kasalanang nagawa nila, especially yung mga kasalanan na nagawa nila unknowingly. Hindi yung mga pumatay ka, maliligo ka dito para mawala yung kasalanan mo, hindi yun, Bae. Dito rin, Bae, sa Varanasi, matatagpuan yung lugar kung saan kinecremate yung mga tao. Actually, nilulublob sila sa tubig bago sila i-cremate. At yung iba, Bae, is pinapaano dito sa ilog. Kaya naman sa ilalim ng tubig ng ilog na ito, matatagpuan mo yung mga bungo at iba pang labi ng mga taong namatay. Ngayon naman, Bae, ito, lalapit tayo dito sa area kung saan kinecremate yung labi ng mga tao. So based dun, Bae, sa observation ko kahapon, nung una kayo pumunta dito, ang ginagawa nila, yung mga labi is binabalutan nila ng mga damit, ornaments, bago nila ilublob sa tubig at bago nila sunugin. Dito, Bae, maamoy mo talaga, Bae, yung amoy ng mga nasusunog na tao. Iba yung amoy talaga dito, Bae. Dito, Bae, yung sunugan ng mga tao. Diyan, Bae, sinusunog yung mga tao. Diyan sila pinapatong. So I'm here, guys, with my friend Naman, and we're gonna try some Indian street foods. Guys, make sure to follow him on Instagram, ha? It's Camera Yatri. Make sure you follow. Okay, let's go. Let's have... Yeah, just try this samosa. Yeah. Yeah, it's okay. Iikin naman daw. It's yours. Oh, yeah. Yeah. You can take this. Thank you. So, ito na ba yung ating samosa dito? So, tara, itry na natin. Ito yung kanilang samosa. Wow, it's so spicy. Is this vegan? Yeah, it is vegan.
How did you know? Because I am pure vegan. Yeah, so you asked them first? Yeah, okay. We asked them first, yeah. Generally, samosa is always vegan. Oh, really? Yeah. You have to ask if you have non-veg, you can samosa or something. So usually, Daube, samosa are vegan. You have to ask if they have non-veg, if you want non-veg. Mm. So spicy, so juicy inside. Actually, this place has a lot of customers during the morning. That's why I went today to try their samosa. So good and spicy. Mm. That's how you do it. Yeah. Eat it on the street. Yeah. Siyempre, huwag kayong ano dyan, be. Kahit ganito yung design neto, minsan talaga yung mga masasarap na street food, eh, makikita mo na talaga sa gilid ng bangketa. Minsan yung mga tindahan sa tabi ng bahay ninyo na parang questionable. Pero, be, iba naman talaga yung sarap. Pipilahan talaga. Yung parang yung mantika, marami ng experience na pinagdaanan, marami ng pagkain ang pinasarap. At syempre dito, be, kailangan tayo maghugas ng kamay. Dahil yun naman, laging kamayan. And ganito sa kanila, magsabi ka na pwede makihugas ng kamay, and ready naman sila. Oh, ayan, be, nakakain na tayo, be, ng samosa. Ngayon naman, be, tara mag-ikot pa tayo kung ano yung pwede pa natin kainin. Did you enjoy the samosa? Yeah, literally. I love it. I like samosa. I love samosa. Because I'm Indian, I love samosa. So ayan guys, itatry naman natin dito yung kanilang panipuri. Ito, tinan nyo guys yung lagayan nila. Yeah, okay, yeah. Wow. Yeah. Wow. Yeah. Okay. Mmm. How's it? It's more spicy. Really good. Ah. Not really spicy. If you want it spicy, they can make it spicy. No, it's okay. It's okay. Look, guys. Dahon. Ito yung panipuri. Mmm. Just you want more? Bas. Don't know what. So ngayon, be, katapos naman natin kainin yung panipuri. Siyempre, guys, here in India, panipuri is the number one. It's even like Indians love panipuri more than pizza. Ganun yung level. Right? There is no one in India who doesn't love panipuri. Oh, really? Everyone loves panipuri. Like it's like pizza in Italy. In India, it's pani puri. It's so crazy. Yes, be. Oo, naiintindihan ko yung mga reaction ninyo tuwing nakakita kayo ng mga Indian street food. And to be honest, ako din naman, eh, napapareak din ng, oh my God, Diyos ko puro di. Hindi naman sasanay na ako, pero I have learned to embrace also somehow the culture. And sa kanila dito, be, minsan, sabi ko nga kanina, may mga pagkain na mukhang hindi malinis, pero malinis naman. And meron din namang mukhang malinis, pero hindi malinis. So, don't be deceived by the looks. So, ito be, subukan natin tong kinamay na. Ayan na. And, hayaan mo, baka may dagdag extra flavor yan. Kaya naman, tikman na lang natin. Tara, let's go. So, ito be, meron tayo be. Pagkain nila chole kulche. Huh? Chole kulche? Maalat siya, in fairness. Bayakit na. So isa sa mga kinakain nila dito be, sa mga bumabiyahe. Dahil actually may masaya sa street food be, kadalasan sa kanila, ito na lang kinakain para at least tipid din. Although, alam nyo naman, medyo questionable sila sa preparation. Pero sabi ko nga sa inyo dati, be, sa kanila kasi, be, mas mahal yung mag-gloves na mag-gloves. Kaya hugas kamay na lang ginagawa nila. Minsan.
At yan, bae, makikita nyo mga flag dyan sa kabilang side. Tuwing gabi, yung stage na yan, ay natawag nila ditong Archie. Kasi dyan sila, kasi dyan nila ginagawa yung kanilang mga rituals ng prayers tuwing hapon or gabi. Sa area na to din, bae, marami din dito yung unggoy. And yung mga unggoy dito, bae, matatalino. Kailangan ingatan mo yung cellphone mo kasi ang target ng mga unggoy dito, phone. Hindi sila inutusan pero alam nila kasi na mamahalin yon. And pag mahalaga at mahal yon, ang kapalit din is masarap dapat na pagkain para sa mga unggoy. So ayun, bae, dito naman tayo ngayon, bae. Try naman natin 'to kanilang pampalamig sa mainit na weather. Ito 'yung tawag nilang gola. Come on. Yes, 'di ba? You can see the design. The design is very handcrafted. Yes. Hello. Wow. 'Di ba? Handcrafted, manually designed, hindi AI ang nag-design. Wow. No need for this. Nay, nay. Yeah, yeah. Para hindi niya nalagyan ng asin. Yeah, that's it. Hanji. No need. Yeah. Yeah. Keep na. So ito guys, tikman na natin yung kanilang gola. Mmm. Sarap. So fruity. India pura. Yeah. Sobrang sarap niya guys, kasi sobrang tamis. Ano ba itong steak nila? Okay, steak naman siya. Kala ko, wali singteng. At syempre, be, kung bago kayo sa aking channel, itong pinaprepare ni Kuya is tinatawag nila dito sa India na pan. Isang uri ng dessert na pang freshen up din sa inyong mga bibig. Ayan, yung dahon na pinatong dun sa... Okay, ayan yung kakainin natin. Ayan, hinugasan niya naman yung dahon at nilagyan ng mga pampalasa. So, ito mga nilagyan nilang pampalasa is parang may mga mint, may iba't ibang flavor. Ayan, nilagyan niya ng kung ano-anong, hindi ko alam kung anong brilliante yan. Basta may flavor siya, matamis siya, minty siya, and after mo siyang i-take, pakiramdam mo talaga malinis na yung bunganga mo. At pang feeling ko, pang iwas na rin to ng halitosis. Kasi kung may tatago talaga yung pasabog pag nahawi yung mga bagang ninyo, eto talaga yung promise na sasagot at gagamot sa inyong problema. Although hindi naman siya yung gamot talaga, it's just a dessert and more of it's a natural method para maging fresh yung bunganga mo, especially kung palayosi ka or kumain ka ng something na hindi mabango at uuwi ka na sa misis mo or may kipag usap ka ng napakalapit sa mga friends mo or sa kaibigan mo. Ganyan. Or kahit sa bet-bet mo lang. Ganyan. O diba? Ready na yan. So, ipe-prepare lang ni Kuya at syempre, isusubo niya na yan sa atin. Char. Iabot lang sa atin, be. So, ito, be. Susubukan na. Naman. Let's, yeah, join me together. Okay. So, we will do it together. This is fun. How is it? Really good. So refreshing. Yeah. Super sweet. Just a bit of bitterness in it. Want some flour. Supposed to swallow it? You can chew it for some time. Okay. There was some strong flavors in it. Yeah. So dito ba? So dito ba sa Varanasi? Varanasi.
So dito ba sa Varanasi, be, sobrang sikat din yung pan. So since I'm here, I have to try it. And it's really great. It's different from what I've tried in Delhi and in Mumbai. Ah. Hello, I swallowed it already. Okay, I'm gonna swallow it now, be. Medyo challenging to, be. Alam nyo naman. Ah. But it's so refreshing. Abang ko na yung aking hininga. Hindi na may gutom. Cheers. So every afternoon, every evening, be, ito ang main event dito sa Varanasi. And once you go here in Varanasi, be, this is something that you shouldn't miss. And this is called the Ganga Art. So nagdadasal sila, and we are here to witness kung paano nila ginagawa yon. So, be, that has been the vlog here in Varanasi. Kung nag-enjoy kayo, be, please make sure to subscribe, like this video, and share it to your friends. And don't forget to follow me on my social media accounts at Francis Canday. And syempre, pati yung mga nakasama ko dito on their social media accounts. So, again, next time, be, this is me, Francis Canday, saying when you smile, don't say cheese, say big cheese. And be, don't forget to love yourself like someone you want to love because you deserve that kind of love. Mula dito, be, sa India. Bye-bye. See you sa next destination. Bye-bye. Alvida. Tama ba? Bye-bye.